Ano-ano nga ba ang mga practical pre-law courses? Sa video na to, pag-uusapan natin ng mga yan. Ano? Intro! Pasok! Hi guys! Welcome back sa channel! Kung bago kayo dito, ako nga pala si Attorney Errol. I make videos about food, self-development, and lifestyle design. If you haven't already, please do consider subscribing. Click nyo na rin yung bell icon para ma-notify kayo pag magpo-post ako. 2 years ago, I made a video about the useful versus the usual pre-law courses. Sa video na yon, shinare ko yung mga pre-law courses na kadalasang tinitake ng mga aspiring lawyers at yung mga pre-law courses na useful sa law school and pati na rin sa law practice based on my experience. So ayun ang mga naging criteria ko sa video na yon. Commonly taken up na pre-law courses and yung makakatulong sa law school or sa law practice. Ngayon, sa video na to, practical pre-law courses naman ang pag-uusapan natin. At ano-ano naman yung mga criteria. Number 1, supporting course. Or yung course na kapag graduate ka at nag-work ka bilang ganun, pwede mong isabay sa law school. And number 2, good backup course. Or ito yung mga courses na merong good employment opportunities after graduation, if ever man na maisipan nyo na hindi na tumuloy sa law. So ano-ano yung mga courses na yun? Ito ay not in a particular order, okay? And number 1, accountancy. As to the first criteria, yes, pwedeng isabay ang law school sa pag-work bilang CPA. Ang mga most common job opportunities dyan ay yung auditing firms, sa government service, or even sa mga corporations. Yung tipo na in-house accountants. Siyempre, nakadepende to sa department, nature ng work mo, tsaka sa dami ng workload mo. Kapag auditing firms kasi, kadalasan busy yan kapag kapasahan na ng financial statements, tsaka mga tax returns. Unless kasama sa trabaho nyo yung mga corporate housekeeping, tsaka corporate compliance. Pag ganun kasi, kadalasan on-site yon. Ibig sabihin, nandun sila sa premises ng company. Talagang kakain ng oras yon. Pag sa government service naman, usually dyan, weekdays 8 to 5 ang pasok. Unless in the exigency of service, may mga kailangan gawin na urgent. So, pwede kang mag-aral sa gabi and sa weekends. Tsaka marami rin mga benefits ang government employees. Kagaya ng study leave. Pag sa corporations naman, depende yan sa workload tsaka sa culture ng corporation na papasukan nyo. Kung swertihin ka na mabait ang management mo, baka payagan ka ng flexi-sched. Tapos kung 8 to 5 din ang pasok, parang sa government service din. Pwede kang mag-aral sa gabi and sa weekends. As to the second criteria, yes, magandang backup course ang accountancy. Marami kayong job opportunities, even as an accountant. And bukod sa employment dito sa Pilipinas, may opportunities rin kayo abroad. Yun nga lang, yung salary or compensation is a bit lower as compared to that of a CPA lawyer. Pero kung job opportunities lang pag-uusapan, maraming marami. Number 2, education. Sa first criteria, yes, pwedeng masabay ang law school habang nagtatrabaho bilang teacher. Depende na lang yan sa teaching load mo tsaka sa employer mo. Kadalasan kasi half day ang teaching hours. Unless ang dami mong teaching load nakakain ng buong araw mo or unless na meron kang ibang designation bukod sa pagiging teacher. May professor din ako noon sa law school. Kinekwento niya sa amin na nung nag-law school din daw siya, nag-aaral siya noon habang nagtatrabaho. Ang work niya, teacher. Sa umaga daw, nagtuturo siya. Tapos sa hapon, nag-aaral siya ng mga law subjects niya. And then sa gabi, pumapasok niya sa law classes niya. He graduated with honors sa San Beda Mendiola. And now, he is one of the esteemed lawyers in telecommunications law. So, nakadepende rin talaga yan sa diskarte at sipag mo. Proper time management, tsaka prioritization ng mga activities mo. Pagdating naman sa second criteria, yes, maganda rin backup course itong education. Bakit? Kung madiskarte ka, maraming job opportunities para sa'yo, lalo kung passer ka ng LET o yung board exam ng mga teachers. Pwede kasing approach dyan yung traditional approach or yung non-traditional approach. Yung traditional, syempre, yun yung actual school setting or yung face-to-face. And meron din yung non-traditional approach or with the use of technology. Nauuso na kasi ngayon yung mga online teaching methods and courses. Kahit ngayon mga private tutorial services, meron na rin. Merong employment dito sa Pilipinas, meron din namang abroad. Yun nga lang, pag abroad ang employment na gusto mo, syempre, mas maganda kung may mastery ka sa English language. Or English yung major mo. Number 3, criminology.
As to the first criteria, yes, actually, this is one of the best practical pre-law courses out there. Ang daming job opportunities. Pwede kayong pumasok sa law enforcement agencies, kagaya ng PNP, Bucor, Bureau of Corrections, BFP, Bureau of Fire Protection, and even BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Pwede rin kayong pumasok as court employee. For example, yung sheriff. Bukod dyan, pwede rin kayong pumasok sa mga private security agencies and investigation services. Kung sa government ka, pwede mong isabay ang pag-aaral ng law habang nagtatrabaho kasi pwede kang mag-aral sa gabi and sa weekends. Siyempre, depende rin yan sa schedule ng duty mo. Kung sa private entity naman kayo magtatrabaho, depende yan sa employer mo. At higit sa lahat, depende rin yan sa sipag at diskarte mo. For example na lang yung father ko. Ang dami niyang employment bago siya naging abogado. Kasi galing sila noon sa province eh. So lahat ng trabaho na pwede niyang pasukan, pinapasukan niya pang dagdag sa mga gastos. Tapos nag-work din as waiter or bartender habang nag-aaral ng criminology. Nag-work siya as an investigator sa NBI. And habang nag-work siya sa buong time na yon, nag-aaral din siya ng law. Natapos niya in 4 years yung law school and naging lawyer din siya afterwards. Nag-masteral din siya ng criminology. And for several years, naging isa siya sa mga examiners ng Board of Criminology sa PRC. And ngayon, meron na rin siyang sariling review center para sa criminology board exam. Speaking of, para po sa mga interesado dyan na magte-take ng board exam ng criminology, ililink ko sa description yung Facebook page ng review center ng father ko para makita nyo. So kung ang tanong ay pwede bang ipagsabay sa law school ang trabaho bilang criminologist, eh, pwedeng-pwede. As to the second criteria, yes, magandang backup course itong criminology kasi nga maraming job opportunities na pwede. Pili ka lang kung sa government service or sa private. Pwede ka rin mamili kung dito sa Pilipinas or even abroad. Siyempre, depende sa country na pupuntahan mo. Pero ang pinaka-importante dito, mas maraming opportunities kapag licensed criminologist kayo. Number 4, engineering or architecture. Sa first criteria, yes, pwedeng maisabay ang law school sa pagiging architect or engineer. Depende na lang sa nature ng work mo, kind ng engineering na kinuha mo, syempre, sa employer mo. Regarding sa kind ng engineering, ang kadalasan dyan, civil engineer. Yung usual fields of interest dyan, construction, design, visibility studies, and soil analysis among others. Syempre, pag nakachempo ka ng mabait na employer, baka pwede mong pakiusapan ng flexi-sked. Pero rare lang yung mga ganun. Kung sa government ka naman, gaya ng sabi ko kanina, pwede mong isabay yung law school, pero i-expect mo nga lang na sa gabi and sa weekends ang pasok mo. Same lang din sa architecture yan. Yun nga lang mas challenging kasi sa architecture, merong 2 years apprenticeship bago mag-board exam. As an apprentice, syempre, expect mo na minimum wage lang. Tapos, kakain ng malaking oras mo yan. Syempre, pagod din. So basically, masasabay mo lang yung law school mo pag architecture ka kapag licensed architect ka na or after a few years kapag nakaipon ka na. Now, criteria 2. Yes, magandang-maganda rin na backup course ang engineering and architecture kasi gaya na sabi ko, ang dami ring job opportunities. Base sa mga experiences ng friends ko na engineers and architects din, yung employability ng mga courses na to, isa sa mga factor na tinitingnan ay yung school kung saan ka graduate. Sabi nila, yung mga Manila-based graduates daw ang mas kinukuha sa employment. Pero it doesn't mean na yung mga graduates outside Manila ay wala ng chance. Para sa akin, depende pa rin yan sa diskarte mo tsaka sa credentials na mabibuild mo along the way. Number 5, information technology. Sa first criteria, yes! Pwedeng-pwedeng isabay ang law school while working as graduate of IT. Maraming job opportunities. And in demand din siya ngayon dahil sa technological advancement. Example ng mga trabaho, programmer, database administrator, game developer, at kahit ng graphic designer pwede. Yung pagiging hectic ng sked, nakadepende na yun sa magiging employer nyo. Recently kasi, di ba, flexi-sked na ang nangyayari, work from home. So, pwede talagang sabayan ng further studies kagaya ng law school. Eh dahil nakita nga ng mga employers na feasible naman pala yung work from home arrangements, eh baka maging ganito na ang work setup sa field na to. So, kung mag-aaral ka at magtatrabaho bilang IT, pwede mong isabay. Ngayon sa second criteria, yes, dahil tuloy-tuloy naman ang pag-advance ng technology natin,
mas lalong magiging in demand ang mga IT. May choice ka na magtrabaho dito or even abroad. Actually, pwede nga mangyari, dito ka nag-work tapos ina-outsource yung service mo by a foreign company. So, ano-ano yung mga caveats na dapat yung tandaan? Or yung mga dapat nyong i-expect. Siyempre, i-expect nyo na mahihirapan ipagsabay ang work sa school. Kailangan nyong i-balance yan. Otherwise, either one or both will suffer. I-expect nyo rin na mag-take kayo ng additional units para makapasok sa law school na gusto nyo. Siyempre, hindi naman lahat ng course na nabanggit ko ay merong sufficient na English units. Kaya ihanda nyo na yung sarili nyo na mag-take ng additional units. I-expect mo rin na mag-underload ka sa law school. So, posible na more than 4 years ang law school mo. I-expect mo na rin na kailangan mag-adjust ng lifestyle mo. Maraming kailangan magbago. Mababawasan ka ng time sa maraming bagay. At higit sa lahat, i-expect nyo rin na hindi lahat ng employer ay amenable sa mga empleyado na gustong mag-aral. Sa aspect na to, talagang swertihan din. Oh, for sure may magtatanong dyan, Attorney, paano yung course ko na ganito? Hindi naman nabanggit. Ibig sabihin ba nun, walang kwenta na? Actually, kung practicality ang pag-uusapan, isa lang naman ang factor na titingnan mo dyan eh. Ang main consideration mo lang dyan ay yung employability ng course na ititake mo. Aminin man natin o hindi, may mga courses talaga na madaling hanapan ng work as compared sa ibang courses. So, para sagutin ang tanong na ano ba talaga yung best pre-law course, ang sagot ko dyan, wala. Wala talagang best. Lahat ng yan ay nakadepende sa tao at sa kanilang mga circumstance. Walang one size fits all na sagot dito kasi bawat tao ay iba. Hindi ko kayo pwedeng sabihan ng course na pinaka-ultimate to the highest level ng optimum. Babe, yung optimum pride do. Na pre-law course kasi kayo lang ang makakasagot niyan. Basta gusto ko lang isipin nyo ganito, kung financially stable naman kayo, kaya naman yung gastos sa law school at hindi nyo problema yung pera, or kung meron namang backup plan sa inyo if ever man na hindi kayo matuloy sa law school, kagaya ng family business. Sa gantong circumstances, siguro, pwede kayong maging idealistic. Ibig sabihin, pwede kayong mag-take ng pre-law course na feeling ninyo ay makakatulong talaga sa law school and sa law practice nyo. Para magka-idea kayo, panoorin nyo yung video na to. Yan ay kung financially stable kayo at hindi nyo problema yung pera. Ngayon, kung hindi ka ganun ka-financially stable, or walang backup plan sa'yo, or ikaw lang nagsisika para sa sarili mo, yung suggestions ko sa video na to ang maibibigay ko para sa inyo. Dito papasok ang pagiging practical. Mahirap kasi guys yung kukuha kayo ng course sa college with only lawyering in mind. Una sa lahat, baka naman hindi mo talaga gusto ang pagiging lawyer. Baka nasilaw ka lang sa prestige ng legal profession. Siyempre, pag nakikita mo yung mga lawyers sa movies, nakaka-hype talaga. Pero kasi, sasabihin ko na sa inyo guys, hindi magiging madali ang journey. Maraming sa law school pa lang nag-quit na. Marami rin sa law school, ang puro reklamo at puro pagka-spoil ang pinapakita. Sige, isipin nyo. Imagine yourself taking a course just because people say that it is a good pre-law course. Pero ang pangit ng job opportunity after. Paano na lang kung kalagitnaan ng law school ma-realize mo na hindi pala para sa'yo ang law? Paano kung nag-all-in ka sa course na yon, tapos nag-stop ka sa pag-pursue mo ng law? E di na-stop ka sa isang course na mahirap hanapan ng trabaho. Diba? Yes, okay naman yung maging ideal. Pero wag nating makakalimutan na maging practical. And being practical is never a crime. At the end of the day, piliin nyo yung biggest interest nyo and yung merong mga gandang job opportunities. Habang nag-aaral kayo ng college, pakiramdaman mo kung merong changes of interest along the way. If after college, gusto mo pa rin talagang mag-law, then go for it. At least, graduate kayo ng isang course na interesado talaga kayo and maganda ang job opportunity. Tandaan nyo guys, hindi kailangang madaliin ng law school. Andyan lang yan. Handang sirain ang buhay mo pag nakapasok na kayo. There you go. I hope you found this video helpful. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat nga pala sa mga resource persons ko. Kay Attorney Ana Benedicto, CPA, Teacher Lizette Rosacay, Attorney Ernesto Cabrera, Edsel Vista, Engineer Harvey Malolos, Architect Riel Castillo, and kay Architect Nicole Estacio. Kung nagustuhan nyo to, please smash the like button. Pakishare na rin sa iba para marami matulungan. Ipakalat nyo na parang diaper. Sa mga bago, huwag kakalimutang mag-LSS ha. Like,
share, and subscribe. Pakit sa next video. Paalam!